And yes, wala ka ng excuse maging losyang. Dahil ang dami-daming Watsons dito sa Philippines. Hey guys! Welcome to my channel. And I'm so excited for this video dahil may mga nagre-request na for me to make a tutorial using local and affordable makeup products. And here it is. All of the products that I will be using ay nabili ko sa Watsons. And yes, wala ka ng excuse maging losyang. Dahil ang dami-daming Watsons dito sa Philippines. And lahat to, I promise, it is very affordable. Yung ibang products actually, ginagamit ko na talaga. Pero kanina, pumunta ako sa Watsons para bumili ng mga kulang. And siya, yung face ko ngayon, ready na siya for makeup. Naka-toner na ako, naka-moisturize na ako, and lagay na ako ng SPF. Very important before applying makeup is skincare talaga dahil kung hindi maganda yung base nyo, hindi talaga lalabas ng maganda yung makeup. So make sure before tayo mag-apply ng mga makeup na yan, moisturized yung skin natin. So, pag during the day naman kayo lalabas, make sure mag-apply kayo ng SPF. So anyway, let's go straight to foundation. This is the Maybelline Matte Plus Poreless. This is a very good foundation, lalo na if you have oily skin. Only downfall lang na nakita ko dito sa foundation na to, kasi akin na talaga to eh, kaya alam ko na, is nag-o-oxidize siya ng skin. So tip ko lang sa inyo, if you're gonna buy this foundation, mag one shade lighter kayo, para kahit mag-oxidize siya, pantay pa rin sa skin tone nyo, diba? So yun, start na natin siya. By the way, yung shade ko pala dito is 125 Nude Beige. Maglalagay lang muna tayo sa back of my hand. Itong shade na to, perfect siya sa skin ko pag in-apply, pero after a while nga, like I've said, nag-o-oxidize siya. Pero carry naman, lalagyan ko lang yung skin ko. Like so. Pagka hindi naman masyado kailangan ng skin yun ng coverage, huwag nyo na samantalahin yung foundation. Para lang magkaroon kayo ng flawless finish. Kasi diba minsan, kahit okay yung skin natin, may mga red spots, may mga unevenness, ganun. Yun lang naman yung purpose ng foundation. Hindi nyo kailangan mag-pile up ng foundation sa skin. Yeah. Less is better ngayon pagdating sa makeup. So anyway, ayan, na-apply ko na yung foundation sa face. I-blend ko na using my brush. Ayan o, diba? Nakita nyo, parang biglang naging flawless yung mukha ko dito sa side na to. So, gusto ko tong foundation na to. Yun nga lang, medyo mali yung shade na nakuha ko dahil after a while, medyo nagda-darken siya. Sasama ko na rin yung neck ko. Ayan. For those who's wondering, itong brush na ginagamit ko, ito yung Real Techniques. Maganda siya pang apply ng foundation. Ayan na siya with one side of my face. Tapos, ito yung hindi pa nabiblend. Ayan. Okay na ako sa coverage ng foundation ng one layer lang. Our next step is concealer. This is the Maybelline Age Rewind Dark Circle Eraser. Ito, matagal ko na rin itong ginagamit. It retails at 399 pesos. Sobrang ganda nito. Marami rin nagre-rave sa products na to. Ang shade naman na ginagamit ko is light pale. So usually, ang ginagawa ko lang is gumagawa lang ako ng shape na ganyan. There. Tapos, pinalagyan ko lang yung bridge ng nose ko. Parang highlight na rin siya. Here and here. Tapos, i-blend out ko na lang siya. Kita talaga na it brightens up the eye agad-agad. And then, third step natin is baking. And I will be using this Nichido in Creamy Glow. This retails for 150 lang. So there, na-discover ko siya kay Ann Clutes. Okay na okay siya sa pang-set sa makeup ko, kaya binabalik-balikan ko tong product na to. Ayan o, paubos na siya. Ayan, talagang gamit na gamit siya sa akin. Papatungan ko lang ng powder yung concealer ko. Tapos, yung face ko, linalagyan ko rin. Ganyan-ganyan lang. Hindi naman kailangan sobrang dami. Para mas matagal siya mag-last sa skin. Yan. Ang next step ko, usually, pag nagbe-bake ako, nagbabrows na ako. It's from Ever Belena. Ito yung Pro Brow Duo. It is 185 pesos. Sobrang mura na niya. Sa isang side niya, yung retractable na skinny. Yung other side naman niya, yung powder. Yung side na to. Yung retractable na skinny, naalala ko sa kanya yung Anastasia Beverly Hills na Brow Wiz. Kasi ganito rin kanipis yun. Lagay na natin siya sa brows.
Tapos, in-outline ko lang yung brows ko. Tapos, siya ako ilalagay yung powder side. I-press ko lang siya. Ganda niya gamitin. Yung quality niya. Tapos, 185 lang siya. Ayan yung brows na meron na. Ito yung brows na wala pa. Diba? Pack na siya agad. Ang downfall lang pala dito, wala siyang kasamang spoolie. Kaya gagamitin ko na lang to para lang i-blend. Kahit anong spoolie naman will work. There you go. Diba? So, gawin lang natin yung other eye. Nina, nung tinetest ko tong brow product na to sa Watsons, I figured na yung dulong part, yung powder, pwede rin siyang gawing nose contour. Kasi yung shade niya pang contour talaga, pero dapat light-handed lang yung stroke. Let's try it. Yan lang. Since may pigment siya, ayan o, meron siya agad. Dapat light-handed lang yung pag-stroke. Ganyan. Diba? Pwede siyang contour talaga ng ilong. Ang dali-dali. Pero dapat huwag niyong diinan. There. Nakita niyo yung difference? Although hindi pa tayo tapos dahil i-blend ko pa yan. There. Ayan. So, na-contour ko na yung nose ko using this. Kung gusto niyong bumili nitong brow product na to, pwede niyo rin siyang gawing nose contour dahil ayan. Tapos may difference talaga siya, di ba? Hindi kayo sanay gumamit ng powder sa kilay niyo. Gawin niyo na lang siyang nose contour. So, 2-in-1 product na siya. And then, my next step naman is contour sa face. Ang gagamitin ko, matagal ko na rin itong ginagamit. This is my second time buying this. Ito yung Nichido Contour Palette. I discovered this last year. Kasi before, ang product na ginagamit ko to contour my face is yung Kat Von D Sculpting Palette, something like that. Tapos, expired na siya sa akin dahil ang tagal-tagal na niya. So, pupunta ko sa Watsons. I was looking for an affordable makeup contour palette. Tapos, nakita ko to nung una duda pa ako kasi sobrang mura niya. Pero same shade niya yung nandun sa Kat Von D ko. Sa price niya, may color payoff naman na talaga siya. So, yun. Usually, ang ginagamit ko pag nagko-contour ako is pinag-mix ko tong dalawa. Lang kayo ng kahit anong contour brush, ayan. Mga hindi marunong mag-contour, dito lang, sa side na to. Parang gagawa lang kayo ng invisible line. Yung susundan nyo hanggang dito lang. Para lang meron tayong depth sa face natin. May hollows dito. Sa isipin nyo, meron yan. Pag laban nyo na may hollows, lagyan nyo yan. Kaling lagyan yan. Tapos, dito sa forehead and dito sa jaw. Para pantay siya. There, diba? Makikita nyo. Tapos later ko na siya i-blend. Tapos pati dito. Gustong-gusto ko na po contour sa jawline. Para medyo magmukhang gano'n naman yung face ko. Ayan. Tapos, mix-mix lang natin. Tapos tap mo kasi medyo pigmented rin. Tapos there. So, isang side muna ng face gagawin ko para makita nyo yung difference ng contour. Tapos, pag blend nyo pala, huwag nyo i-blend downwards, laging pataas. Kasi yung color na dark, ayaw nyo siyang i-drag pababa. Dahil hindi maganda tingnan yun. So, kung i-blend nyo, laging pataas. Ayan yung side na may contour, ayan yung side na wala. Diba, sobrang flat. Tapos, lalagyan ko na yung this side of my face para magpantay na siya. Diba, nakikita nyo, contour pala, pero parang ang laki na ng binago para na akong pumayat ng mga 5 pounds. So, and then, yung next step natin is eye makeup. Kung gusto nyo ng casual look pala, skip nyo na yung eye makeup. Kasi yung eye makeup, gagawin ko lang talaga para kung meron kayo mga formal events na pupuntahan, ano, magagawa nyo tong look na to. Sobrang dali lang. So, start ko yung eye makeup using the same shade sa contour palette na to. Silang dalawa paghahaluin ko ulit. Tapos, lagay lang natin siya sa crease natin. In a wiper motion. Ito naman, minsan, you can stop from there para lang magkaroon ng depth yung mata nyo. Kasi, like yung mata ko, sobrang liit, diba? Sobrang chinita ako. Kaya, minsan, ginagawa ko to kahit na wala na akong eyeshadow na ilalagay. Para lang may lalim, tingnan. We just need to blend it very, very well. Ito yung meron, ito yung wala pa. Tapos, same thing. Kukuha lang tayo ng shader brush. Kahit anong shader brush. Tapos, lalagyan din natin yung lower lash line. Tap tayo sa middle.
Kasi yung technique na yun, it widens the eye. And then there. You can make it, mommy. There. So, stop tayo sa middle. Yan. So, yan yung meron, yan yung wala. You be the judge kung ano gusto nyo. Kung may eye makeup or wala. Same goes sa kabila. Gagawin ko lang din. After that, ang next step dyan, lalagay ko na yung choice of color na gusto ko ilagay sa mata ko. And tagal ko nang naghahanap na parang pinkish-orange na eyeshadow. Kasi yun yung medyo trend ngayon, di ba? And good thing sa Watsons na pinuntahan ko malapit sa amin, sa Green Hills, meron silang Vice Cosmetics na available doon. So, ito yung pinili ko for eyeshadow. At the same time, blush talaga siya eh. Pero pwede siya for eyeshadow. This is the Vice Aura Blush in the shade Manika. Yung color niya is para siyang orange na may pagka-pink, coral, something like that. Yung nakita ko siya, sabi ko, ayan yung hinahanap ko na gusto kong eyeshadow. So, yan. Gagawin natin to for the eyes muna. Kung wala kayong primer sa mata, yung concealer na lang din. Ayan yung color niya. Same thing, maglalagay rin tayo sa baba, yung hanggang middle lang din. So, kung gusto niyo ng medyo mas may dimension pa, yung middle shade ng contour palette, pwede yun pang blend. Yan. There you go. Okay na ako sa color ng eyeshadow. Yung highlight powder ng contour palette, lalagay natin sa brow bone para magmukha siyang crisp and balinis tingnan. Ayan. And then, our next step is eyeliner. Yung eyeliner na gagamitin ko naman, also from Ever Belena, Be Matte Long Lasting Dip Liner. It sells for 180 pesos sa Watsons. Sobrang affordable lang and let's see kung okay siya. Wait lang, magko-concentrate lang ako dahil nahihirapan ako lagi mag-eyeliner. So yan, meron na yung right eye ko. At hindi ako magaling talaga mag-apply ng eyeliner kasi hindi ako sanay because I don't really use eyeliner on a daily kasi yung mata ko sobrang liit. Pero for the sake of this video and para alam nyo kung maganda ba yung eyeliner, pumili na din ako. Okay naman siya kasi it dries matte. Ayan o, hindi siya glossy. Lalagyan ko lang ulit yung other eye ko and hindi ko na yun isasama dahil sobrang struggle is really. Kaya ano lang natin siya if hindi siya pantay kasi talaga hindi ako magaling mag-eyeliner. So sorry. But anyway, yan yung eye look. Mag-curl lang ako ng lashes and then mag-mascara na tayo. For the mascara, ang napili ko naman kanina is itong Ever Belena na Insta Curl Waterproof Mascara. It retails for 180 pesos. Sobrang mura lang din niya. Hindi ko lang alam kung promising siya dahil first time akong gagamit ng local brand na mascara. So, we will check kung okay siya. Ang nagustuhan ko lang, kaya ito yung pinili ko. Yung wand niya, sobrang liit. Kaya yun yung gusto ko sa kanya. Ayan o, yan yung wand niya eh. Maganda siyang gamitin. Ow! Oh my gosh! Na ano, na kumalat agad. Wait, linisin ko lang ng cotton buds. Hold on. By applying the mascara, hindi ko siya bit. So far, ito pa lang yung hindi ko nagugustuhan. But the show must go on, diba? So, i-push na natin muna to for this video. Pero so far, hindi ko siya gusto kasi kumalat siya agad-agad sa mata ko. So, panindigan na natin. Lagyan ko na yung lower lashes ko. Yung next naman na gagawin natin is brow gel. Nichido tinted brow gel. Shade na ginagamit ko is salted caramel. Just to say na talagang gusto ko tong brow product na to, dalawa yung meron ako. Isang yung brunette, tapos isang salted caramel. Pero since nagpa-color ako ng hair, ito yung ginagamit ko ngayon. Konting-konti lang yung kailangan natin. And then, i-blend na lang natin ng clean spoolie. Kasi pagka ito talaga, diniin mo sa brows mo, ang pangit niya tingnan. So, kailangan konting-konti lang. Ganyan lang. Ayan na yung eye look. Tatanggalin ko lang yung powder under my eye. Yung binake natin kanina. Tapos mag-blush on na tayo. Yung next natin gagawin is yung blush on naman. Same thing na ginamit ko sa eyes ko. Sobrang konti lang ha pag gagamitin nyo to. Lalo na yung shade na to kasi very pigmented siya. And
masyado siyang bright pag linagay mo siya sa face mo. So, concentrate lang tayo in sobrang dapat paglalagay nyo to sa mukha nyo. Ano lang, dampi-dampi lang, ganyan. Look, meron agad color. Pagka-casual lang yung pupuntahan ko or pagka yung mga no-makeup-makeup look, linalagyan ko yung nose bridge ko para medyo natural lang siya tingnan. Pero pag medyo events or yung kailangan plakada yung makeup, ganyan, linalagyan ko lang itong itong apples lang ng cheeks. Okay na ako sa blush. Okay siya kasi okay din siya gawing eyeshadow, diba? Next step natin, highlighter. Ito, excited ako itry ito kasi yung swatch ko siya kanina sa Watsons, ang promising niya. At naalala ko sa kanya yung highlighter ko na binili ko sa Sephora, yung Becca. And ito yung Ever Milena EB Advanced Glowout Highlighter in the shade Strobe. Only sells for 199 pesos sa Watsons. Yung packaging niya, hindi ganun kaganda pero yung laman sa loob, sobrang okay. And excited na ako itry siya sa ano ko. Dito, sa part na to. Ano ang tawag dyan? Kaya yung ginamit ko parang puro matte makeup. Kaya ito lang yung magpapabring back ng dewiness and dewy effect sa skin natin. So, try na natin to. Grabe, excited na ako gamitin to. Ang papakita ko lang pala sa inyo ah, yung Becca. Parang almost same naman sila ng shade. Ah, ito yung Becca. Ito yung EB Advance. Yan. Diba? Medyo similar yung shade nila. Ayan. Just for comparison, i-apply ko na yung itong highlight natin. Grabe, sobrang excited na ako i-try. Ayan, oh my gosh, nakita nyo ba na laki ng effect niya agad. Isang swipe pa lang. Ayan, oh. Parang nagbuka siyang basa. Oh my gosh. Talagang strobe. Tama nga yung ano niya. Tama nga yung name niya na strobe. Sobrang siyang kita talaga, diba, sa face. Tignan mo yung wala. Ito yung walang highlight. Ito yung meron. Ganda niya. Ang galing ha. Ang ganda nitong highlight na to. And sobrang mura pa. 199 lang. Meron ka ng ganitong highlight. Maganda siya gamitin sa mga formal events. Kasi tingnan nyo, pak na siya. Ganda talaga. Tapos linagyan ko to. Sobrang okay, no? Tapos naglagay tayo sa nose bridge. Ayan. Tapos, I'll apply it on this side naman. May ayan o, oh, grabe, isang swipe ko pa lang. Ang ganda niya talaga. Galing Ever Milena, good job. Ang galing talaga. Ayan o, oh, oh my gosh. Yes. Yes, yes, yes. Tapos nito. Ang ganda pala nito. Ang galing niya, mura-mura niya pa. Bilib ako dito sa makeup product na to. Tapos, ang ginagawa ko usually sa highlighter ko, with a flat shader brush, lalagyan ko yung tear ducts ko. Anything na nagpapalaki ng eyes, lagi kong ginagawa yon dahil nga sobrang liit ang mata ko. Here, ganyan. Ayan, ganda rong effect niya. Tapos, dito rin, sa ilalim ng brows. Tapos, maglalagay na rin ako sa Cupid's Bow. Oh my gosh, sobrang ganda nitong ano na to, highlight na to, give na give. Yung ano, shining, shimmering, splendid. Technique rin pala, pagka pupunta kayong formal location, tas gusto nyo lang magmukhang glowy yung skin nyo, using the same highlighter na kinamit nyo sa face nyo, lalagyan nyo yung shoulders nyo. Ganun yung ginagawa ko, hero. Para magmukha kang super kinis, diba? Oh, oh my god. Ganda. Yan mo lang siya. There. Pati konting here. There. Ang next step ko pala is lipstick. So, napili ko naman sa lipstick itong ito yung EB Advanced na liquid lipstick, LTD. Ang shade na napili ko is Skinny Deep. Lipstick na to, it sells for 180 pesos only. Pero before applying this, kasi medyo drying to sa lips, maglagay lang kayo ng any lip balm. Ayan yung itsura ng lipstick. Diba, sobrang ganda ng color niya. Very neutral. And para siyang medyo nude na brownish, ganyan.
ganda ng color nyo. At hindi pa tayo nagtatapos dyan dahil yung last step naman, eh, syempre, bumili rin ako ng setting spray. This is also from Nichedo. Pag sa kanya is matte finish makeup setting spray. 288 pesos. Ayan siya. Ang nagustuhan ko sa kanya kanina while testing it out, sobrang fine ng water na lumalabas sa kanya. Kasi before, meron na akong na-try na setting spray. Okay nga yung quality sa loob, pero pag sprinay sa mukha, medyo buo-buo yung product. And this one, gusto ko siya kasi hindi masisira yung makeup natin. Natatakot lang ako gamitin to setting spray na to dahil kanina, di ba, yung mascara hindi ko nagustuhan. Kahit na sinasabi niya waterproof siya, wala akong tiwala sa kanya. Feeling ko kapalit siya. Let's just wish for the best. Shake lang natin. And buti hindi kumalat yung mascara pero usok. So, so far, yan yung itsura ng makeup. Oh my gosh, can you believe na lahat ng ginamit ko ngayon is available sa Watson? Sobrang ganda niya, di ba? Almost everything that I've tried, i-recommend ko sa inyo. Except lang dun sa mascara dahil nakapilit siya sa akin. And hindi ko siya gusto. Naging plumpy yung lashes ko. Parang feeling ko naging spiderweb yung itsura niya. Ang dali niyang kumalat, kaya hindi ko siya nagustuhan. Pero there is winner para sa akin to. So there you go! Yan yung finished look na nagawa natin out of all that affordable and local makeup brands. Again, wala ka ng excuse maging losang. Discovering this new products, natutuwa ako kasi hindi na pala talaga natin kailangan bumili ng high-end para lang magpaganda. Sana nagustuhan nyo rin yung itsura and sana nakatulong din sa inyo yung mga product na shinare ko. So there, that ends the video. You can also share it with your friends or kung sino man yung makakilala nyo na naghahanap sila ng local and affordable products. Baka makatulong sa kanila tong video na to. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next one. God bless! Bye!